pambungad na pagbati para sa mga mag-aaral na ikasyam na baitang. Maligayang pagdating sa ating new normal na klase. Ako nga pala, si Binibining Quinituan, ang inyong guro sa Edukasyong Pagpapakatao, Grade 9. So sa araw na ito, ay pag-uusapan natin o tatalakay natin ang tungkol sa ang paggawa bilang paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng tao. At ang mga layunin ay, una, na ipaliliwanag ang kahalagahan ng paggawa bilang tagapagtaguyod ng dignidad ng tao at paglilingkod. Pangalawa, nakapagsusuri kung ang paggawang nasasaksihan sa pamilya, paaralan o barangay, pamayanan, ay nagtataguyod ng dignidad ng tao at paglilingkod. Pangatlo, ay napatutunayan na sa pamamagitan ng paggawa, nakapagpapamalas ang tao ng mga pagpapahalaga na makatutulong upang patuloy na mayangat bunga ng kanyang paglilingkod. Ang antas kultural at moral na lipunan at makamit niya ang kaganapan ng kanyang pagkatao. At ang panghuli ay nakabubuo ng synthesis tungkol sa kabutihang na idudulot ng paggawa gamit ang panayam sa mga magagawang kumakatawan sa taong nangangailangan na nasa iba't ibang kurso o trabahong teknikal vocational. So ang mga layunin na iyan ang siyang magiging gabay natin sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa araw na ito. Ang mga layunin ng paggawa. Una, upang kitain ng tao ang salapi na kanyang kailangan upang matugunan ang kanyang mga pangunahing pangangailangan, hindi mabubuhay na maginhawa ang tao kung hindi siya magtatrabaho. Sa kasalukuyang panahon, mahalaga ang pera dahil sa papel nito sa pagbili ng mga produkto at serbisyo kailangan ng tao. Kailangan ng taong gumawa para mabuhay. Hindi maaaring maging katulad siya ng isang parasite na laging inaasa sa iba ang kanyang ikabubuhay. Sa pamamagitan ng paggawa, napagyayaman ang kanyang dignidad. Ito ang dahilan kung bakit ninanais ng mga magulang na makapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak upang makakuha ng disenteng trabaho ang mga ito at hindi makaranas ng kaparehong kahirapan. Ngunit, kailangan laging isa-isip at isa-puso na hindi tayo dapat na magpapalipin sa paggawa. May mga taong ang paggawa na lamang ang saysay ng kanilang pag-iral. Sa pagkakataong ganito, hindi nila makikita ang tunay at malalim na kahulugan ng buhay. Hindi may makakaila ang halaga ng paggawa. Ngunit ang Diyos at hindi ang paggawa ang pinagmulan at ang patutunguhan ng buhay. Kung ang tanging layunin ay makuha ang lahat ng mga material na bagay na panandalian lamang, hindi malayong mauwi ito sa kasakiman at sa patuloy na paghangad na makakuha ng higit pa sa kailangan. Individual man, pamilya, o mga bansa ay kayang mabilanggo sa labis na kasakiman. Mayaman man o mahirap ay maaring maging biktima ng materialismo. Mahalaga ring isa puso na hindi ang paglaki o paglawak ng pag-aari ang pinakamataas na layunin ng tao o ng mga bansa sa kanyang pag-iral. Hindi natin nanaisin na patigasin na nito ang puso ng lahat ng tao at mapigilan ang tao na magsama-sama dahil sa pagkakapatiran kundi dahil sa kanilang mga pansariling interes. Ang mga ito ang magiging sanhi ng hindi pagkakasundo at pagkawatak-watak. Ang pagkagahaman ng tao sa material na pag-aari ang siyang magiging malaking balakid para sa kaganapan ng tao at sa pagkamit ng kanyang tunay
na kadakilaan. At ang pangalawa ay upang makibahagi sa patuloy na pag-angat at pagbabago ng agham at teknolohiya, pinagkalooban ng Diyos ang tao ng talento upang gamitin ito sa pag-unlad niya at ng pambayanan. Mahalagang taglayin ng tao o taglayin ng lahat ng tao ang malalim na pagnanais na maibahagi ang kanyang kakayahan para sa ikauunlad ng lipunan. Dahil sa natatanging talino ng tao na ipinagkaloob ng Diyos na pagyayaman ng agham at teknolohiya. Nakalilikha ang mga tao ng mga teknolohiya, bunga ng kanyang patuloy na pag-aaral sa pangangailangan ng tao na nakapagpapadali at nakapagpamabilis sa kanyang produksyon. Nakikita ang tulong na naibibigay ng agham at teknolohiya upang mapadali ang pamumuhay ng tao at mapaunlad ang ekonomiya. Isa itong milestone o phenomenon na hindi na maiiwasan at hindi na maaaring talikuran. Kailangan na lamang masiguro na hindi gagamitin ito upang mawala na ng silbi ang tao. Ginawa ito bilang katuwang at hindi kapalit ng tao. Tatlo ay upang mayangat ang kultura at moralidad ng lipunang kinabibilangan, hinaharap natin sa kasalukuyan ang realidad na maraming tao ang natutuon na lamang ang pansin sa paggawa upang kumita ng salapi. Nakatuon na lamang ang layunin sa pagsisikap sa paggawa para sa pansariling pag-unlad. Mahalagang maunawaan na ang paggawa ay mayroong panlipunang aspekto at hindi kailangang ihiwalay ang pananagutan natin para sa pag-angat ng kultura at moralidad ng lipunang ating kinabibilangan. Nakalulungkot na dumarami ang bilang ng tao na itinuturing na hanap buhay ang magbenta ng ipinagbabawal na gamot sa mga batang walang kamalay-malay. Ang magnakaw ng sasakyan at magbenta nito sa iba o ang ibenta ang sarili kapalit ng anumang halaga. Hindi malinaw kung pikit mata na lamang sila or pikit mata na lamang nila itong ginagawa dahil sinasabi nilang wala na silang mapagpipilian o kung talagang mayroong mali sa kanilang sistema ng pagpapahalaga. Hindi ito ang tunay na layunin at esensya ng paggawa. Ang ganitong sitwasyon, unti-unting hinahatak pababa ang antas ng moralidad ng lipunan at higit sa lahat ay winawasak nito ang pagkataon ng tao. Mahalaga rin maunawaan na ang paggawa ay nararapat na patuloy na nagpapayaman sa kultura ng lipunan na kinabibilangan. Hindi nito dapat na pinapatay ang ating pagkakakilanlan para lamang makasunod sa agos ng modernisasyon. Nakatutuwang nariyan ang mga taong patuloy na ipinakikilala ang talento ng Pilipino sa mundo sa pamamagitan ng kanilang mga malikhaing paggawa. Si Kenneth Kobumpe ay nakilala sa pagdisenyo ng mga muebles. Inilapat niya ang kanyang pagiging malikhain sa paggawa ng kagamitan tulad ng mga upuan na gumagamit ng kawayan at ratan. Makikita sa kanyang disenyo ang tatak Pilipino. Nakilala siya dahil sa katangi-tangi niyang mga disenyo na kinikilala ng kapwa natin ang mga Pilipino at mga Banyaga. Pinatunayan niya na kung yayakapin natin ang kultura ng bansa, ay mas kikilalanin, at igagalang tayo ng buong mundo. At ang pang-apat ay, upang tulungan ang mga nangangailangan, ang paggawa ay isang obligasyon, isang tungkulin ng isang tao. Kailangan gumawa ang tao upang tumugon sa ninanais ng Diyos at sa pangangailangan na panatilihin at pagyamanin o paunlarin ang sangkatauhan. Ang paggawa ay isang moral na obligasyon para sa kapwa,
sa kanyang pamilya, sa lipunan, ng kanyang kinabibilangan at sa bansa. Ang lahat ng ito ay malinaw na nagpapaliwanag sa ating moral na obligasyon na tumutulong sa ating kapwa na nangangailangan kasama sa tungkulin ng tao bilang isang bahagi ng lipunan na magbahagi ng anuman ang mayroon siyang para sa kapwang nangangailangan. Makikita sa lipunan na hindi pantay ang pagkakahati-hati o distribution ng yaman. Hindi ito nangangahulugang tamad ang mga mahihirap at masipag ang mga mayayaman. Maaring maging mahirap ang isang taong hindi nabigyan ng pagkakataong makapag-aral at dahil dito, hindi makapili ng trabahong may mataas na sahod. Ang taong binigyan ng labis ay mayroong mas malaking pananagutan na magbahagi ng yaman para sa kapwang nangangailangan. At ang panglima ay, upang higit na magkaroon ng kabuluhan o meaning ang pag-iral ng tao, ang buhay na walang patutunguhan ay walang katuturan at ang paggawa ang nagbibigay ng katuturan dito. Sa pamamagitan ng paggawa, nakakamit niya ang sumusunod. Nakakayanan niyang suportahan ang kanyang mga pangailangan, napagyayaman ang kanyang pagkamalikhain, napatataas ang tiwala sa sarili, nabibigyang dangal ang kanyang pagkatao. Nagkakaroon siya ng pagkakatao na makasama at makasalamuha ang kanyang kapwa at ang mapaglingkuran ang ito. Nagkakaroon siya ng pagkakataon na isa buhay ang tunay na pagbibigay at nabibigyan siya ng pagkakataon bilang individual at kasabi ng lipunan na maipagpatuloy ang kanyang bukasyon at bigyang katuparan ito. Nagiging kabahagi siya sa paggawa tungo sa kaganapan sa sarili at ng kapwa at nagagampanan niya ang kanyang tungkulin sa Diyos. Kailangang ibigay ng tao ang lahat ng kanyang makakaya sa paggawa upang kanyang matamasa ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Nakalulungkot na may mga taong tinitingnan ang paggawa bilang tungkulin o goal at hindi daan o means sa paggamit ng tunguhin. Inakala ng marami na ito na ang kaganapan ng kanilang pagkatao. Ngunit sa maraming mga pagkakataon, nahihinuha ng tao na kahit gaano kalayo na ang kanyang narating, kahit gaano yaman na ang kanyang naipon, o kahit gaano nakataas ang paggalang ng ibang tao sa kanya dahil sa kanyang nakamit, ay hindi pa rin makakamit ng tao ang tunay na kaligayahan na siyang pinakahuling tunguhin ng tao. Kailangan maging malinaw na pagbibigay sa iyong lahat ng panahon at pagod sa paggawa ay hindi dapat nagwawaglit sa pag-aalay-lay nito sa kapurihan ng Diyos. Ang subheto at obheto ng paggawa. Ang obheto ng paggawa ay ang kalipunan ng mga gawain, resources, instrumento at teknolohiya na ginagamit ng tao upang makalikha ng mga produkto. Ang nakagisna ng tao na uri ng paggawang ginagamit ng kamay, pagod at pawis ay unti-unti nang nagbabago dahil sa pagtulong ng mga makabagong makinarya. Natao rin ang disenyo at gumawa. Hindi may pagkakait na ito ang dudulot ng malaking pagbabago sa sibilisasyon. Napakalaki ng tulong na naibibigay ng teknolohiya na padadali nito ang trabaho ng tao at naitataas ang kanyang produksyon. Nilikha ang teknolohiya upang mapaunlad ang gawain ng tao. Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang tao sa paglikha ng mga makinarya na makatutulong upang mas maging madali ang paggawa para sa tao. Ang teknolohiya ay katulong ng tao, ngunit dahil din sa mga pangyayaring ito, unti-unti nang naging kaaway ng tao ang teknolohiya. Nawawalan na ng malawak na kontribusyon ang tao sa paggawa. Hindi na niya nararamdaman ang kasiyahan at hindi na nahahasa ang kanyang pagiging malikhain. Dahil inako na ng makina ang bahaging dapat gampanan ng tao, hindi na nakikilala ang kanyang pagkamalikhain at malalim na pananagutan.
Mahalaga ito upang patuloy na maramdaman ng tao ang kanyang halaga sa proseso ng paggawa. Ang pagdami ng mga teknolohiya sa paggawa ang siyang umagaw sa tao sa kanyang trabaho. Lumalabas na ang tao na ang nagiging alipin ng teknolohiya. Tunay na ang pag-unlad ng teknolohiya ang isa sa palatandaan ng pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ngunit, unti-unti nang nailalayo sa tao ang kanyang tunay na esensya sa mundo. Ang paggawa na daan tungo sa pagbuo ng tao ng kanyang pagkakakilanlan at kakayahan. Paggawa ay ang pagkamit ng kaganapan sa pansarili. At ang pangatlo ay ang pagtulong sa kapwa upang makamit ang kanyang kaganapan. Dahil sa taglay na kakayahan ng tao, siya ay binigyan ng Diyos ng karapatan at tungkulin na mamahala sa mundo at sa iba pang likha. Ang tao lamang ang may kakayahan na kumilos bunga ng proseso ng kanyang pag-iisip. Magpasya para sa kanyang sarili at kilalanin ng lubusan ang kanyang sarili. Nasa kanya ang kakayahan na gumawa at gumanap ng iba't ibang kilos na kailangan sa proseso ng paggawa. Sa makatuwid, may tuturing na ang subheto ng paggawa ay ang tao. Dahil sa taglay na kakayahan ng tao, siya ay binigyan ng Diyos ng karapatan at tungkulin na mamahala sa mundo at sa iba pang likha. Ang tao lamang ang may kakayahan na kumilos bunga ng proseso ng kanyang pag-iisip. Magpasya para sa kanyang sarili at kilalanin ng lubusan ang kanyang sarili. Nasa kanya kakayahan na gumawa at gumanap ng iba't ibang kilos na kailangan sa proseso ng paggawa. Sa makatuwid, may tuturing na ang subheto ng paggawa ay ang tao. Dahil sa taglay na kakayahan ng tao, siya ay binigyan ng Diyos ng karapatan at tungkulin na mamahala sa mundo at sa iba pang nilikha. Ang tao lamang ang may kakayahan na kumilos bunga ng proseso ng kanyang pag-iisip. Magpasya para sa kanyang sarili at kilalanin ng lubusan ang kanyang sarili. Nasa kanya ang kakayahan na gumawa at gumanap na iba't ibang kilos na kailangan sa proseso ng paggawa. Sa makatuwid, may tuturing na subheto ang paggamit. Paggawa ay ang tao. Ang halaga ng paggawa ay hindi nakikita sa proseso ng paggawa o sa produktong bunga nito, kundi sa katotohanan ang gumawa nito ay tao. Ang produkto ng paggawa ay indikasyon ng dedikasyon at pagmamahal ng taong gumawa nito. Ang dedidad na dumadaloy sa paggawa ay nakikita sa taong gumagawa nito. Mas kailangang manaig ang subheto kaysa sa obheto na paggawa. Ang panlipunang dimensyon ng paggawa. Ang paggawa ay mayroon ding panlipunang dimensyon. Ang gawain ng tao ay likas na nakaugnay sa gawain ng kanyang kapwa. Ang paggawa ay paggawa para sa kapwa at kasama ang kapwa. Ito ay paggawa ng isang bagay para sa iba. Hindi ba't alam naman natin na ang bunga ng ating ginagawa ay para sa kapakinabangan ng mas marami? Ang bunga ng paggawa ng tao ang nagbubukas para sa pagpapalitan, ugnayan at pakikisangkot sa ating kapwa. Ang panlipunang kalikasan ng paggawa ang tunay na tataya sa paggawa. Ito ay dahil hindi magbubunga ang pagsisikap ng tao kung wala ang kanyang kapwa. Kung walang mga pamantayang pangkaayusan ng lipunan na naglalagay ng limitasyon sa paggawa at sa mga magagawa, kundi hindi magkaugnay ang mga hanap buhay na umaasa sa isa't isa or interdependent. At hindi nagtutulungan ang lahat upang gawing ganap ang bawat isa at ang pinakamahalaga hanggat hindi magkakaisang isip, material na bagay at paggawa upang sila ay maging buo. Mahalagang parang iisang taong kumikilos ang lahat. Mahalagang na ibabahagi ang pag-asa, paghihirap, pangarap, at kaligayahan at napagbubuklod ang loob. Isip at puso
ng lahat ng taong habang gumagawa. Sa pagkakataong ganito, makakamit ang tunay na pagkakapatiran, ang tunay na panlipunang layunin ng paggawa. Ang tunay na halaga ng tao ay nakabatay sa kung paano niya pinagsisikapang hubugin ang pagkatao tungo sa kabutihan. Hindi ito nakabatay sa anumang pag-aari o yaman. Mahalagang iyong tandaan na ang paggawa ay higit pa sa pagkita lamang ng salapi. Ang pinakamataas na layunin ng paggawa ay ang pagkamit ng kaganapan bilang tao. At dyan lamang po nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Para sa mga naka-online learning, maraming salamat sa inyong pagkinig. At para naman sa hindi, ay sagutan ninyo ang inyong mga modules. Muli, ako, si Binibining Quinituan, ang inyong guro sa Edukasyong Pagpapakatao, Grade 9. Kung meron kayong mga katanungan, maaari niyo akong kontakin sa numerong naka-flash ngayon sa inyong mga screen. At maaari niyo ring bisitahin ang e-learning site natin na gait.com/e-learning. Maraming salamat po.